So ito mga ka-farmers, meron naman tayong panibagong gagawin na breeding. Although hindi ito panibago, pero ngayon meron tayong rooster. So bata pa yan mga ka-farmers niya, Black Australorp. Ang ama at ina nito mga ka-farmers ay nasa kabilang pen. So ito na yung resulta natin sa pagbe-breeding ng Black Australorp ng pure. So pure yung Black Australorp mga ka-farmers, at i-cross natin dito sa mga inahin na Black Australorp din. So medyo may kadugo pa rin sila mga ka-farmers, o magkadugo pa rin sila, dahil ang anak nitong mga inahin na ito ay yung mama nitong rooster. Pero ang ama niyan ay ibang lahi ng Black Australorp. So ito, i-breeding na natin ito. Mga inahin natin ay medyo may katandaan na. 2 years old na itong mga inahin na ito, 2 years plus. At yung rooster natin ay bata pa. Pero mas maganda i-breed mga ka-farmers kapag hindi sila magkasing edad yung rooster at yung mga inahin. So kapag ang ating mga inahin ay medyo matanda na, kailangan natin ang ipaparis nating rooster dito ay yung bata na rooster ang gagamitin natin sa breeding. So ang purpose niyan mga ka-farmers, upang maganda pa rin yung resulta ng magiging anak nila. Kasi kapag puro matanda ang gagamitin natin mga ka-farmers, ay maaaring yung similya ay weak na, at maaaring yung mga anak nito o magiging anak nila kapag matanda ang gagamitin natin ay hindi na maliliksi. So kapag yun ang nangyari mga ka-farmers, ay medyo malapitin ng sakit o palaging nagkakasakit o palaging nanghihina yung mga anak kapag matanda na ang gagamitin natin. So mas mabuti kapag matanda yung mga inahin natin, bata naman yung rooster na gagamitin sa breeding. So ito yung itlog nila mga ka-farmers. Yan. Ito yung itlog ng ating mga inahin na nandito. So meron tayong 7 inahin. Ang iniitlog nila everyday is nasa 3, minsan 2. So dahil medyo may katandaan na sila, hindi na tayo mag-expect dito na mas marami pa silang ibibigay ng mga itlog. Pwera na lang kung bata pa ito mga ka-farmers, ay makakaasa tayo na mas marami silang ibigay na itlog. Pero itong edad na ito ay ayos na sa akin kapag meron tayong makukuha na 3 o 4 na itlog araw-araw. So kaya natin i-breed ito para makapag-produce tayo ng mas marami pang lahi ng Black Australorp. So nandito sa kabila yung kanilang itong parents nito at yung mga anak nito. Ito mga ka-farmers. Yan yung ama ng rooster natin at yung mga inahin na ito. So isa dito sa mga inahin ang ina ng ating rooster na nandito sa kabilang pen. So dito nagbe-breeding din tayo ng Black Australorp dito. So kapag marami tayong na-breed, mas mabuti dahil mas marami tayong mapapalabas na Black Australorp. So ito mga ka-farmers, meron na tayong 2 pen na nandito na puro Black Australorp. Ito at ito, at meron pa tayong mga Black Australorp doon sa kabila, at meron din tayo sa pupuntahan natin mamaya. So nagbe-breeding tayo nito mga ka-farmers upang mas mapaparami pa ang lahi natin ng Black Australorp. Ito naman yung ating isang batch ng Black Australorp mga ka-farmers. Ang nandito sa kulungan ay puro mga babae ito. So yan, mapapansin nyo ay naglalandi na talaga itong mga manok na ito. At yung iba ay nangingitlog na, nasa 7 months old na sila.
So hindi pa natin ito pinasasampahan ng rooster dahil meron pa silang sipon. So ginagamot pa natin yung sipon nila. At pagkatapos nating magamot yung sipon, mga ka-farmers, ay pupurgahin pa natin ito. At pwede na nating isalang sa breeding. So ang ilalagay pa rin nating rooster dito ay black ostler pa din, para makapagpalabas tayo ng yung pure na lahi ng black ostler. So yun, mga ka-farmers, ang katanungan is bakit ako nagbe-breed ng maraming black ostler. So para sa akin, mga ka-farmers, ang black ostler is napakaganda. Ito yung pinaka magandang pang free range na mga manok. So meron ngang record, mga ka-farmers, na ito yung mas may pinaka Guinness Book World of Record, mga ka-farmers, na may pinaka maraming itlog na initlog sa isang taon. So 364 eggs in 365 days. So yun ang kayang itlog ng mga manok na ito, kaya nagpaparami ako. Aside doon, mga ka-farmers, ay gusto ko din yung kanilang kulay, yung kanilang postura o yung itsura nila. So isa din yun sa mga nagugustuhan ko dito kung bakit ako nagbe-breed. Another reason naman kung bakit gustong gusto ko yung mga black ostler is ito yung isa sa mga pangarap ko, mga ka-farmers, na manok. Noon pa man, noong hindi pa ako nag-umpisa sa mga heritage chicken, ay matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng manok na ito. Nang yung dumating ng time na nakakuha na tayo ng mga manok na ganito, ay hindi na ako nag-alinlangan na ito na yung breed na gustong gusto ko talagang maraming papalahiin. So yun ang isa sa mga reasons kung bakit minimaintain ko ang aking black ostler. At yung huli naman, mga ka-farmers, na nagustuhan ko dito sa black ostler is yung kanilang itlog ay medyo may kalakihan kumpara doon sa ibang breed, at marami din silang magbigay ng itlog. At kapag medyo may katandaan na sila, mga ka-farmers, like umabot sila ng 3 years, ay hindi pa rin sila humihinto sa pag-itlog. Although, konti na lang yung binibigay nila ng itlog kumpara nung bata pa sila, pero nandun pa rin yung quality at yung ganda ng shell ng itlog na binibigay nila. So, yun ang isa sa mga bagay na gustong gusto ko sa black ostler. Ito din yung batch ng black ostler natin, mga ka-farmers. Nangingitlog na rin ito. So, meron dalawa dito na nakakross sa Rhode Island Red. Ang tatlo dito ay purong-puro na black ostler. So, silang lima lang ang nandito sa kulungan dahil yung iba ay naibenta na natin. So, nangingitlog pa rin sila. Ito yung itlog. Kaninang umaga ay nakakuha tayo ng dalawang itlog. So, bali ngayong hapon, dalawa rin. Apat na yung itlog na nakuha natin. So, isa lang dito ang hindi ng itlog ngayong araw. So, ito, magandang quality yung itlog nila. Maganda yung shell, nabibigat. Ayos na ayos ito.